Abot-tenga ang ngiti ni Elijah habang pababa siya ng hagdan. Nakabihis siya at dala rin niya ang helmet ng sport bike na iniregalo sa kanya ng daddy niya nitong nakaraang buwan dahil sa kanyang 18th birthday. "Where are you going, Elijah?" tanong ng mommy niya nang magkasalubong ito sa unang palapag. "Kay Pamela, ma'am." Masayang tugon ni Elijah sa ina. "With your motorcycle." Ang daddy naman niya na naglalakad na palapit sa kanilang dalawang mag-ina. "Yes, Dad. Is there a problem?" Kunot noong wika ni Elijah. "Walang araw na hindi ako nag-aalala sa'yo. Parang nagsisisi na ako na niregaluhan kita ng sport bike. Mag-ingat ka lang. You're too young, anak." "I will, Dad. Yan naman lagi yung sinasabi ko sa inyo. I will take care of myself, okay?" "It's fine, Oliver. 18 na si Elijah, okay? At isa pa, tinuruan siya ni Kuya mag-drive. Alam na ng anak natin ang tama at mali." Tumango si Oliver. "I'm just reminding our son, Jade." Yan ang huling litanya ng daddy niya. Ginulo muna nito ang ayos na niyang buhok bago nagpatiuna sa ikalawang palapag. Natawa na lang ang mommy niya dahil sa ginawa ng asawa nito. At para hindi siya mainis, ibinalik nito sa ayos ang buhok niya. "Take care, anak." Nakangiting tumango si Elijah bago niyakap ang mommy niya. Dinako na niya ang pinto at lumabas doon. Umupo na si Elijah sa motor niya at sinuot ang helmet bago binuhay ang motor. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Elijah bago pinaandar yon patungo sa tagpuan nilang dalawa ni Pamela, ang kanyang girlfriend. Bata pa lang, childhood crush na ni Elijah si Pamela. Simula nang masilayan niya ito noon, walang araw na hindi niya ito hinahanap-hanap. May pagtingin na noon si Elijah para dito, pero dahil bata pa lang silang dalawa, nanatili silang magkaibigan. At makalipas ang ilang taon, nang nasa tamang gulang na sila, niligawan ni Elijah si Pamela. Akala niya hindi siya nito sasagutin, ngunit nagkamali siya. Ngayong araw, ipinagdiriwang nila ang ikadalawang taon nila bilang magkasintahan. At para kay Elijah, si Pamela na ang mamahalin niya sa buong buhay niya at wala nang iba. Makalipas ang halos kalahating oras na pagbabiyahe, sa wakas, nakarating na rin si Elijah sa tagpuan nilang dalawa ni Pamela. Sa may tabing ilog, kung saan sila madalas pumunta pagkatapos ng klase nila. Umupo si Elijah sa bench habang dala ang isang bugkos ng tulips, ang paboritong bulaklak ni Pamela. Maaga pa naman kaya nanatili munang kalmado si Elijah sa kinauupuan niya. Ngunit sa bilis ng pagtakbo ng oras, hindi na namalaya ni Elijah na halos isang oras na niyang hinihintay si Pamela. Hindi na siya mapakali ng sandaling yon kaya pabalik-balik na siya habang tinatawagan ang numero ng kasintahan. Hindi ito sumasagot kaya mas lalo siyang hindi napakali. Sunod-sunod na rin siyang napamura dahil sa iritasyon. Ang ilang oras na paghihintay ay naging 2 oras na. Pabagsak na bumalik si Elijah sa bench at ipinatong niya ang braso niya sa sandala ng kinauupuan niya. Ngunit napakunot noo siya nang may maramdaman siya sa kanyang balat. Nagtatakang inalis ni Elijah ang braso niya at mabilis siyang napaawang nang may makitang kwintas doon. Kinuha niya yon at pinakatitigan at saka lamang niya napagtanto na ang kwintas na yon ay pagmamay-ari ni Pamela. Inirigalo niya ito noong 18th birthday ni Pamela. Takang-taka si Elijah kung bakit nandoon ang kwintas na ito. Hindi muna siya nag-isip ng negatibo at nagpatuloy sa paghihintay kay Pamela. Nagbabaka sakali siya na darating ito anumang oras. Subalit nabigo si Elijah. Ilang oras na niyang hinihintay si Pamela pero hindi pa rin ito sumisipot. Pinanghihinaan na siya. Ayaw niyang sumuko dahil mahal niya si Pamela. Pero parang may nag-udyok sa kanya. Lumisan siya sa tagpuan nila at lantang gulay na bumalik sa kanilang bahay. Umaasa pa rin si Elijah na magpapakita sa kanya si Pamela. Pero lumipas na ang ilang araw, linggo, buwan, at taon na paghihintay. Walang Pamela ang nagpakita sa kanya. Masakit man para kay Elijah pero mukhang sumuko na si Pamela sa relasyon nilang dalawa. Masakit man para sa kanya, kinalimutan na niya ito upang hindi na mas lalong masaktan ang puso niya. Nakapagtapos na si Elijah sa pag-aaral at katulad ng daddy niyang si Oliver, naging architect din siya. Naging masaya naman ang buhay ni Elijah kahit 8 taon na ang lumipas
simula nang matapos ang pagmamahalan nilang dalawa ni Pamela. Nakalimutan na ni Elijah ang babae, ngunit minsan, nakakaramdam pa rin siya ng kirot sa kanyang puso. "Akala ko ba nakalimutan mo na siya?" tanong ng mommy niya sa kanya nang makalapit ito. Dali-daling itinago ni Elijah ang hawak niyang kwintas sa kanyang pitaka bago nakangiting nag-angat ng mukha sa kanyang mommy. "Nakalimutan ko na naman siya, mom." Tugon ni Elijah pero sa loob-loob niya ay nandoon pa rin ang kasabikan na muling makita ang babaeng una niyang minahal. "Nakalimutan. Are you sure, anak? Bakit nasa iyo pa rin yung kwintas na yan? Hindi ba't dapat itinapon mo na yan?" "Mom." Bumuntong hiningang sabi ni Elijah. "I don't know what to say, mom." "Hindi mo alam ang sasabihin mo. Kasi nasa isip mo pa rin ang babaeng yun. Anak, she left you, remember? Umalis siya na hindi man lang nagsasabi. 8 taon kang naghintay. Sa loob ng mga taong yun, nagpakita ba siya? Hindi, di ba? Anak, as your mother, gusto kitang makitang masaya sa taong deserving at nagpapasaya sa'yo. 8 years na ang lumipas. Di ba dapat ay kalimutan mo na siya?" Kinalimutan na ni Elijah si Pamela. Pero yung isip niya, ayaw mawala sa kanya. Kaya itinago niya ang kwintas nito at walang araw na hindi niya yon tinitignan. Sa ganoong paraan, nararamdaman ni Elijah ang presensya ni Pamela. "Mahal mo pa rin ba si Pamela?" malumanay na tanong ng mommy niya. "Paano kung sabihin kong oo? Magagalit po ba kayo?" tugon ni Elijah. "Bakit naman ako magagalit? It's your choice and decision, Elijah. Ang akin lang, bakit mo pamamahalin yung taong iniwan ka? Di ba dapat mag-move on ka na?" Sunod-sunod na umiling si Elijah. "I can't forget her, mom. Halos buong buhay ko kami na yung magkasama. Kaya ang hirap para sa akin nakalimutan siya." "So, tama nga ako. Hindi mo pa rin talaga nakakalimutan ang babaeng yon." "It's fine, Elijah. Darating ka din sa punto na makakalimutan mo siya." Gustuhin man niyang kalimutan si Pamela pero hindi niya magawa. Palagi niyang sinasabi sa sarili niya na makakalimutan niya ito pero hindi naman natutupad. Niluloko lamang niya ang sarili niya. Imbis na tumugon pa na nahimik na lang si Elijah. At makalipas ang halos kalahating oras, lumisan na rin si Elijah dahil may meeting pa siya sa kanyang kliyente. Maayos na natapos ang meeting kaya naman naisipan na ni Elijah na bumalik sa kanilang bahay. Lulan siya ng kanyang big bike habang binabagtas ang daan pa uwi. Mabagal lang ang pagmamaneho ni Elijah nang biglang matumba ang isang ginang na papaliban na sana sa pedestrian lane. Dali-daling inihinto ni Elijah ang kanyang motorbike at halos liparin na niya ang kinaroroonan ng ginang. Nakahiga ito sa kalsada. Sapu-sapu ang dibdib habang sunod-sunod ang paghabol ng hininga. Nang sandaling yun, napagtanto agad ni Elijah ang nangyayari sa ginang. Kaya naman kinuha niya ang dala nitong bag at tinignan ang laman nun. At nang makita niya ang hinahanap, kinuha niya yon at inilagay sa bibig ng ginang. Ngunit sa kasamaang palad, wala na palang laman yon. Mas lalong nabahala si Elijah kaya tumayo sa at naghanap ng pharmacy. At sa kabutihang palad, may malapit na pharmacy sa kinalalagyan nila. Inimporma niya na ang mga taong nakapalibot sa ginang na tumawag ng ambulansya. Sinabihan din ni Elijah na bigyan ng hangin ang ginang bago niya halos liparin ang pharmacy na nakita niya kanina. Dire-diretso lang ang pagtakbo ni Elijah ng sandaling yun at nang tuluyang makarating, dumiretso agad siya sa counter. "Meron ba kayong inhaler dito?" tanong niya sa babae. "Meron po, sir. Give me one, please. I need it right now." Tumango ang babae. "Pam, may customer dito," sigaw nito. Nakakunot noong binalingan ni Elijah ang sinigawan ng babae. Unti-unti itong humarap at pakiwaring ni Elijah ay naparilisado siya nang makitang isang pamilyar na mukha. At maski ito ay nagulat ding makita siya. Parehumang nagulat, lumapit pa rin ito sa kanya. "Ano po yon, sir?" Nakangiti nitong tanong pero halatang halata ni Elijah na pilit lang ang iting yun. "Kailangan ko ng ganitong inhaler." At inangat niya ang kamay niya kung saan hawak niya ang inhaler. Tumango ang babae at kinuha ang inhaler. Umalis ito at makalipas ang halos ilang minuto,
Bumalik ito dala ang bagong inhaler. Kinuha agad yun ni Elijah. I'll pay later. Emergency lang. Pagkatapos nun, dali-daling bumalik si Elijah sa kinalalagyan ng ginang. Agad naman yung nilanghap ng ginang. Puno ng ingay ang kapaligiran ng sandaling yon habang si Elijah ay hindi pa rin mapakali habang patuloy ang ginang sa paggamit ng inhaler. At makalipas ang alos isang minuto, naging maayos na ang pakiramdam ng ginang. Kasabay naman noon ay ang pagdating ng ambulansya. Maraming salamat, iho. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa'yo. Utang na loob ko ang buhay ko. Emosyonal na saad ng ginang habang unti-unting namamasa ang mga mata nito. Hindi niyo po kailangang bumawi. Ginawa ko lang po ang makakabuti sa inyo. Ito po, sa inyo na po yan. At ipinatong ni Elijah ang inhaler sa kamay ng ginang. Anong pangalan mo, iho? Elijah po. Maraming salamat ulit, Elijah, ha? Napakabuti mong tao. Napakaswerte ng babaeng mapapangasawa mo. Ngumiti lamang si Elijah sa ginang. Nang dumating ang paramedic, isinakay na ng mga ito ang ginang sa stretcher at pinasok sa ambulansya upang ma-check up ang kalagayan nito. Kahit pa maayos na ito, tinignan pa ni Elijah ang papalayong ambulansya bago bumalik sa pharmacy. Sa totoo lang, nag-aalangan siyang bumalik doon pero dahil may babayaran pa siya, napilitan na lang din siya. Sadyang ang mapaglaro ang tadhana, sa daming lugar na pwedeng makita ito, bakit dito pa? Aminado naman si Elijah na hindi niya pa rin ito nakakalimutan. At ngayong nakita niyang muli ito sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, animoy bumalik ang lahat ng alaala nito sa kanya. Yung mga sweet moments nila, bumalik muli sa kanya. Yung pagpapalitan nila ng matatamis na salita, muling nanumbalik sa puso ni Elijah. At hindi siya maaaring magkamali, sigurado siya na ang babaeng yun ay si Pamela. Sir, bakit parang nagkakailangan kayong dalawa? Nagtatakang tanong ng babae sa counter habang sinusuklian siya nito. Imbis na tumugon, nanatiling tahimik si Elijah. Nang masuklian na siya, dali-dali niyang dinako ang pinto. Subalit hindi pa man siya nakakalabas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nahulog niyo po, sir. Bumuntong hininga si Elijah bago hinarap ito. It's Pamela. Ilang hakbang lang ang layo nito sa kanya habang diretsong nakatingin. Nakaangat din ang isang kamay nito habang hawak nito ang kwintas na ibinigay niya dito noon na iniwan nito sa tagpuan nila. Hindi akin yan. Walang buhay, nawika ni Elijah bago naglayo ng tingin kay Pamela. Pilit na ngumiti si Pamela. Sa inyo po to, sir. Nang kinuha niyo yung wallet niyo sa bulsa niyo, sumama ito at nahulog. Mahinang tumawa si Elijah bago dahan-dahang lumapit kay Pamela. Nang isang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa, tumigil si Elijah at tinignan ang babae mula ulo hanggang paa. Bakit Pamela? Bakit ka umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Bakit hindi ka na nagparamdam? Bakit Pamela? Sunod-sunod na tanong ni Elijah sa dating nobya. Maraming tanong si Elijah. Marami siyang tanong na kailangan ng kasagutan. Ngumiti ng pilit si Pamela. Hindi ko po alam ang tinutukoy niyo, sir. Sambit nito bago kinuha ang palad niya at ipinatong doon ang kwintas. Huwag mo akong gawing tanga, Pamela. Umalis ka. Umalis ka nang wala man lang pasabi sa akin. Hindi mo man lang ako tinext o tinawagan. Umalis ka nang walang paalam. Ilang oras kitang hinintay. Ilang oras akong nanatili sa tagpuan natin dahil umaasa ako na dadating ka pero hindi. Naghintay ako, Pamela. Naghintay ako ng maraming taon hanggang sa sumuko na ako. But now after 8 years, nakita muli kita. What a small world, right? Sa laki ng Pilipinas, dito rin pala tayo pagtatagpuin ng tadhana. Litanya ni Elijah habang seryosong nakatingin sa mga mata ni Pamela na ngayon hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya na po talaga, hindi ko po talaga alam yung sinasabi niyo. At umalis na si Pamela sa harap niya. Pero hindi tumigil si Elijah. Sinundan niya ito hanggang sa ma-corner niya ito. Just answer me, Pamela. Bakit ka umalis nun? Bakit ka umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Mahal natin ang isa't isa, diba? Bakit? Tell me! Nang sandaling yon, tumulo ng ilang butil ng luha sa magkabilang mata ni Elijah.
Tatawag ako ng guard kung hindi mo pa ako titigilan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Wika ni Pamela bago ito nagpumiglas sa kanya. Gumisi si Elijah. Ang bilis mo namang makalimot, Pamela. Fine. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ka umalis nang wala man ng paalam. The pain is still here. At tinuro ni Elijah ang puso niya bago lumisan. Nang makalabas ng pharmacy, tuluyan nang bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Muling bumalik ang sakit sa puso niya. Pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang lahat. 8 taon na ang nakalipas pero sariwang-sariwa pa rin kay Elijah ang lahat. Gabi na nang makauwi si Elijah sa kanilang bahay. Sinalubong agad siya ng mommy niya at may pag-aalala ito sa mukha. Bakit gabi ka na nakauwi, anak? Tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Pinag-alala mo kami ng daddy mo. Diretso po muna ako sa kwarto ko, mommy. Walang buhay na tugon ni Elijah sa ina bago pumanhik sa kanyang kwarto. May problema ba, Elijah? Tell me. Lumunok siya. Wala, mom. Pagod lang ako. I think I need to take a rest. At nagpatuloy si Elijah sa pag-akyat sa hagdan. Subalit hindi huminto ang mommy niya sa pagtatanong. Paulit-ulit ito. Kilala kita, Elijah. Hindi ka ganyan. Kapag pagod ka, giningitian mo pa rin ako. Naninibago ako, anak. Kaya please, tell me your problem. Bumuntong hininga si Elijah bago humarap sa kanyang ina. I met Pamela. Kaagad na napakunot ang ina niya. What? Where? Gulong-gulo at hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Sa isang pharmacy. She's working there. At nang tanungin ko siya kung bakit siya umalis, ni hindi man lang nagsasabi sa akin. Nagpapatay mali siya lang sa mom. Sinabi niya na hindi niya alam ang mga pinagsasasabi ko. But in my heart, I know she knows what I'm saying. Mahal mo pa rin ba ang babaeng yun? Tanong ng kanyang ina na nagpalunok lang ng mariin kay Elijah. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang ina. Sa loob ng maraming taong wala si Pamela, patuloy niya pa rin itong minamahal kahit na hindi niya alam ang rason ng paglisa nito 8 taon na ang nakalilipas. Sinubukan naman niyang kalimutan pero hindi niya kaya. Magpapahinga na po ako. Bukas na po tayo mag-usap, mommy. Wika ni Elijah imbis na sagutin ang tanong ng ina niya. Tumango si Jade. Anak, nandito lang kami ng daddy mo, palagi nakasuporta sa'yo. Kung wala kang masasabihan ng problema mo, nandito lang kami. Makikinig kami sa'yo, ha? Gawin mo lang ang alam mong tama, Elijah. Kung ikakabuti mo ang desisyon mo, sundin mo. Pero kung hindi naman, pag-isipan mo muna. Litanya nito bago niyakap ng mahigpit si Elijah. Tumango si Elijah bilang tugon sa mommy niya. At matapos magyakapan, nagpatuloy na si Elijah sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto. Ibinagsak ni Elijah ang sarili sa kama at mariing ipinikit ang mga mata. Hinayaan niya ang sarili na lamunin ng kadiliman subalit isang oras nang lumipas, gising na gising pa rin ang diwa niya. Hindi na niya mabilang kung ilang posisyon ang ginawa niya upang makatulog pero walang nangyari. Madaling araw na pero gising na gising pa rin si Elijah. Sa inis niya, nagtungo siya sa kusina at kumuha doon ng isang bote ng beer. Lumabas siya sa garden at umupo sa duyan bago sinimulang inumin ang hawak niyang beer. Hindi na naman mapigilan ni Elijah ang maging emosyonal ng sandaling yun habang inaalala ang masasaya nilang alaala kasama ang babaeng una niyang minahal. Akala niya kasi makakasama niya ito habang buhay pero nagkamali siya. Dinadamdam pa rin niya ang ginawa nitong paglisan. Dumating na siya sa punto ng buhay niya na gusto na lang niyang mawala kaysa makaramdam ng sakit na idinulot ni Pamela sa kanya. Nagpatuloy lang si Elijah sa pag-inom. Akala niya ay sapat na ang isang bote pero nagkamali siya. Dinagdagan niya pa ito ng 3. Nilaklak yun ni Elijah habang iniisip si Pamela. Panibagong araw. Panibagong pakikipagsapalaran na naman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Pamela bago siya bumangon mula sa kanyang kama. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Natapos noon, nagbihis na rin siya ng kanyang uniforme at umalis ng apartment na hindi man lang nag-aagahan. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa pharmacy kung saan siya nagtatrabaho bilang pharmacy technician. Bagong destino lang si Pamela sapagkat sa probinsya talaga siya nagtapos ng pag-aaral. Pero mas pinili ni Pamela ang makipagsapalaran dito sa Maynila dahil alam niyang mas maraming oportunidad dito kaysa sa lugar nila.
Nang makarating sa pharmacy, pumasok na siya sa loob at sinalubong agad siya ni Irish. Isa itong pharmacy technician din. Oh, kape, alam kong hindi ka na naman nag-umagahan. At inabot sa kanya ni Irish ang isang cup ng kape. Salamat, Irish. Kumusta ang tulog mo? Napakunot noo si Irish. Bakit mo naman natanong? Never mind. Pero sa totoo lang, ang sarap-sarap ng tulog ko. Paano ba naman kasi, maski sa panaginip ko, nakikita ko pa rin ang kagwapuhan ng lalaki kahapon. Yung bumili ng inhaler sa atin. Gosh, ang gwapo-gwapo niya talaga, no? Dagdag points pa yung pagtulong niya sa babae. Na-deliver na ba yung mga gamot na wala na? Tumango si Irish. Oo, kagabi pa. Bakit ba kasi ang aga mong umalis? Nagtanong sa akin si Dr. Jimenez. Hindi ko naman masagot. At nga pala. Kahapon ko pa dapat ito itatanong sa'yo. Bakit umiiyak yung lalaking kausap mo kahapon? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Mabilis na sagot ni Pamela bago sumimsim ng kape na ibinigay sa kanya ni Irish. Hindi ko siya kilala at wala akong pakialam sa kanya. Anya pa. Hala, bakit ganyan agad yung reaksyon mo? May something sa inyong dalawa, no? Pangungutsapan ni Irish. Umirap si Pamela. Something? Nababaliw ka na ba, Irish? Bago pa lang ako dito, no? At isa pa, hindi ako malandi. Hindi ako katulad mo. Aray naman, be. Pero umamin ka nga sa akin. Kilala mo ba talaga ang lalaking yun? Kasi feeling ko kilala mo siya eh. Nakita ko kung paano kayo mag-usap kahapon. Mapait na ngumiti si Pamela. Hindi ko siya kilala, Irish. Bigla na lang siyang lumapit sa akin kaya sino naman ako para hindi siya kausapin, ba? Diba? At isa pa, customer natin siya kaya kailangan ko siyang i-entertain. Tumango si Irish. Tama ka nga, may point ka naman. Hindi na umimik si Pamela, bagkos ay hinarap na lang niya ang matandang pumasok sa pharmacy. Kinuha niya ang reseta nito at hinanap ang gamot na kailangan nito. Samantala, pauwi na si Elijah mula sa maghapong meeting nang tumawag sa kanya ang mommy niya. Pinakiusapan siya nitong bilhin ang gamot na nire-reseta ng family doctor nila para kay Erin, isa sa kambal niyang kapatid. Nilalagnat ito ngayon at imbis na magpadala sa ospital, mas pinili na lang nitong manatili sa bahay at doon na lang magpahinga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Elijah bago itinigil ang sasakyan sa harap ng isang pharmacy. Bumaba siya at pinakatitigan ang loob ng naturang pharmacy mula sa glass wall. Mukhang wala si Pamela. Hindi niya ito makita. Baka umuwi na ito. Bumuntong hininga ulit si Elijah at nagdesisyon na pumasok sa pharmacy at nang makauwi agad siya. Inabot niya agad ang cellphone niya sa isang babae kung nasaan ang resetang ipinadala sa kanya ng mommy niya. Nagsabi ang babae na kukunin muna nito ang mga gamot, kaya naiwang nakatulala si Elijah ng sandaling yun. Ngunit ilang segundo ang makalipas, animoy bumalik sa realidad si Elijah nang makita ang babaeng kanina pang hinahanap ng kanyang mga mata. Lumabas ito mula sa isang pinto habang sakbit ang bag nito. Mukhang pauwi na ito. At nang masilayan siya nito, mabilis ang ginawa nitong pag-iwas at lakad-takbo ang ginawa hanggang sa tuluyan na itong makalabas ng pharmacy. Ito na po, sir. That would be... Naglapag ng 1,000 si Elijah sa counter. Keep the change. Thank you. Kinuha niya ang mga gamot at lali-daling lumabas ng pharmacy. Hinanap agad niya ang babae pero sa kasamaang palad, nawala agad dito na parang bula. Sunod-sunod na lamang na napailing si Elijah at nagtungo sa kanyang sasakyan. Pumasok siya sa loob at pinaandar na niya yon pauwi. Dismayado siya ngayon sapagkat hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Pamela. Mukhang lumalayo na ito sa kanya. Napakabilis naman itong makalimot, gayong sariwang-sariwa pa rin ang sugat na naiwan sa kanya nito, 8 na ang nakakalipas. Sugat na magpahanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Seryoso at tahimik lang si Elijah habang nagmamaneho nang bigla niyang makita ang inahabol niya lang kanina. Naglalakad ito sa sidewalk at mahigpit ang pagkakahawak nito sa bag nito ng sandaling yun. Binagalan lang ni Elijah ang pagpapaandar ng kanyang kotse habang sinusundan nito. Pero nang maramdaman itong sinusundan niya ito, bigla itong kumaripas ng takbo. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ito nang bigla itong matumba at bumagsak sa basang sidewalk.
kasabay naman noon ay ang paglabas ng tatlong kalalakihan mula sa dilim. Agad na nabahala si Elijah ng palibutan na mga ito si Pamela. Kinuha niya ang balisong niya sa glove box bago lumabas mula sa kanyang sasakyan. Hey! Hiyaw niya dahilan para mapatingin sa kanya ang tatlong mga lalaki. At sino ka naman? Tanong ng isa sa mga ito. Bumaling siya kay Pamela. Namimilipit ito sa sakit ng sandaling yon dahil sa biglaan itong pagbagsak. Boyfriend niya ako. Walang takot niyang sagot at mas lalong hinawakan ng mariin ang balisong niya. Wala akong pakialam kung boyfriend ka man ang babaeng to. Kung ayaw niyong humandusay kayo at mawala ng buhay, ibigay niyo ang cellphone, pitak at alahas niyo. Sambit ng lalaking nagtanong sa kanya. Ibibigay ko ang kailangan niyo. Huwag niyo lang sasaktan ang babaeng yan. Huwag niyo rin siyang hahawakan. Wika pa ni Elijah. Sige, deal. Akin ang pitaka mo. Tumango si Elijah bago pasimpleng ibinulsa ang balisong niyang hawak. Dinukot niya mula sa bulsa ang pitaka niya bago yun ibinato sa harap ng mga lalaki. Take my money and leave. Nakatiimbag ang sambit ni Elijah. Kinuha ng lalaki ang pitaka. Anong password nitong card mo? Nakangiting tanong nito. 081198. Salamat. Oh, sa'yo na tong girlfriend mo. Halina kayo mga brad. Matapos noon ay tuluyan na ngang lumisan ang tatlong kalalakihan habang may ngiti sa kanilang mga labi. Lumapit si Elijah kay Pamela na magpahanggang ngayon ay nakahiga pa rin sa basang lapag. At ngayon lamang napagtanto ni Elijah ang rason kung bakit biglang natumba si Pamela. May kawad na nakaharang sa daan at nakapulupot ito sa poste ng ilaw at ang kabilang dulo naman ay nakapulupot sa kadiliman. Umalis ka na! Pagtataboy ni Pamela kay Elijah. Hindi ako aalis, Pamela. Sa tingin mo ba iiwan kita dito ng basta-basta? Hindi ako ganong klaseng lalaki. Hindi ako katulad ng iniisip mo, Pamela. At lumuhod si Elijah sa gilid ni Pamela tsaka ito binuhat. Ngunit hindi pa man niya ito nahahawakan nang biglang hawiin ni Pamela ang mga kamay niya at dahan-dahan itong tumayo. Tawagan mo na ang bangko mo at sabihin na i-block yung card mo para hindi nila magamit. Wika ni Pamela bago ito dahan-dahang tumayo. Pero dahil sa bigla ang pagbagsak nito kanina, mukhang napuruhan ang bewang niya sapagkat hindi siya makatayo mula sa pagkakaupo. Masakit din yon kaya hindi mapigilan ni Pamela ang dumaing. Look at you now. Kung hindi ka tumakbo, hindi ito mangyayari. May pag-aalalang bulalas ni Elijah. Oo na, kasalanan ko na. Pasensya na. May galit na asik ni Pamela bago niya muling sinubukang tumayo. Pero hindi niya kaya. Sa inis ni Elijah, binuhat niya ito ng walang permiso nito at dinala ito sa kanyang sasakyan sa passenger seat. Nang maiayos si Pamela sa upuan nito, umikot naman siya sa driver's seat. Dadalhin kita sa ospital. Anya bago pinaandar ang sasakyan. Wag mo akong dadalhin sa ospital. Maayos lang ang pakiramdam ko. Mawawala din to agad. Tanggi ni Pamela sa alok niya. Are you sure? Naiiling na tanong ni Elijah. Ihatid mo na lang ako sa apartment ko. Kailangan ko nang magpahinga. Saan apartment? At nang sabihin ni Pamela ang apartment na kasalukuyan nitong tinitirhan, agad na iniliko ni Elijah ang sasakyan at tinupad ang kagustuhan nito. Naimbis na sa ospital ito dalhin, sa apartment na lang nito. Naging tahimik ang isa't isa ng sandaling yun hanggang sa biglang magsalita si Pamela. Salamat. Salamat at iniligtas mo ko. Mas pinili mong ibigay ang pitaka mo kaysa sa masaktan nila ako. I owe you a lot. It's fine. That wallet cost me nothing. Pera lang yung nandun. Pero ikaw, buhay. I'd rather lose my money than lose the person I love. I think you owe me too. You owe me an explanation kung bakit ka biglang umalis at hindi na lang sumipot sa tagpuan nating dalawa. Bakit, Pamela? Bakit ka umalis na hindi nagsasabi sa akin? 8 taon na ang nakakalipas. Pero sariwang-sariwa pa rin sa akin ang lahat. Nang sandaling yun, hindi na mapigilan ni Elijah ang maging emosyonal. Diretso siyang nagmamaneho habang unti-unting tumutulo ang butil ng kanyang mga luha. Ibaba mo na lang ako sa tabi. Malamig na saad ni Pamela habang nakatingin sa labas.
Ganyan ka ba talaga, Pamela? Habang buhay ka nalang magpapapatay, Malicia. Gusto kong marinig ang opinion mo. Gusto kong marinig ang kasagutan mo sa paulit-ulit kong tanong. Please, Pam. Sagutin mo naman ako. Determinado na talaga si Elijah na malaman ang totoong dahilan ng paglisa nito. Hindi siya mapakali simula nang makita niya ito. Hindi na siya nakatulog sapagkat hindi niya inaasahan na matapos ang maraming taon, bigla na lang itong susulpot. Sigusigundong nasa isip ni Elijah si Pamela at hindi siya titigil hanggat hindi naririnig sa mismong bibig nito ang dahilan na kahit paulit-ulit siya nitong baliwalain ay wala siyang pakialam. Please, tell me. Patuloy lang sa pagmamaneho si Elijah ng sandaling yun nang unti-unting bumaling si Pamela sa kanya. Sandali niya itong sinulyapan at kita niya kung paano mapuno ng luha ang magkabilang mata nito. Nang dahil doon, napagpasyahan ni Elijah na itigil ang kotse sa tabi ng kalsada dahil sa pag-aalala sa dating nobya. I'm sorry, Elijah. Sa wakas, matapos ang 8 taon, nabanggit na rin ni Pamela ang mga katagang matagal na niyang gustong sabihin kay Elijah. Nang lumisan siya noon, gusto na niyang sabihin yan kay Elijah, ngunit natatakot siya, kaya umalis siya ng walang paalam at iniwan niya pa ang kwintas na iniregalo nito sa kanya. Sa loob ng maraming taon, walang segundo siyang hindi binabagabag. Aaminin niya, nagsisisi siya sa ginawa niyang pag-iwan kay Elijah. Napakabait nitong tao at hindi nito deserve ang ginawa niya. Gusto kong marinig ang rason mo, Pamela. Please, tell me. Bumuntong hininga si Pamela bago pinunasan ang magkabila niyang pisngi gamit ang palad na basa ng luha. I'm sorry for leaving you, Elijah. Alam kong isang malaking kasalanan at pagkakamali na umalis ako na hindi nagpapaalam sa'yo. Dahil natatakot akong malaman mong nangyari sa akin. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang maging masaya tayo at magsama habang buhay. Mahal na mahal kita, Elijah. Ikaw lang ang tanging lalaki na minahal ko ng mga panahong yun. Pero ayokong malaman mo ang kondisyon ko. Natatakot ako na mahusgahan ng mga tao. Puno ng emosyong litanya ni Pamela habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Elijah. Sunod-sunod na napailing si Elijah. What do you mean? Hindi kita maintindihan, Pamela. Gulong-gulong tugon ni Elijah kay Pamela. Meron akong alopecia. Yumuko si Pamela dahil sa hiya. Alopecia? Ano yan? Isang araw, bigla ko nalang napansin na nanlalagas na yung mga buhok ko. Akala ko dala lang ng stress yun kaya hindi ko na inisip. Pero makalipas ang ilang araw pa, ng araw na magkikita na tayo, bigla ko nalang nakita na may parte sa ulo ko na kalbo na. Malaking bilog yun na may isang buhok ay wala na. Natakot ako, Elijah. Nabahala ako. Gustuhin ko mang manatili pero yung pag-iisip ko na mga panahong yun halo-halo kaya napagpasyahan kong umuwi sa probinsya. Nang malaman yun ang mga magulang ko, pinatingin niya ako sa doktor. At doon ko nalang nalaman na may alopecia ako. Pero dahil mahirap lang kami, hindi ako nagpagamot. Pansamantala muna akong tumigil sa pag-aaral noon dahil takot na takot akong mahusgahan ng mga tao. Yan ang dahilan kaya ako umalis. Patawarin mo ko, Elijah. Alam kong hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa ko kaya kung hindi mo ako mapapatawad, ayos lang sa akin. Bakit kailangan mo itago sa akin yun? Ibaba ko sa'yo, Pamela. Simula bata pa lang magkasama na tayo. Kilala na natin ang isa't isa. Kaya sino ko para husgahan ka? Yan ang dahilan mo kung bakit ka umalis. Umalis ka na hindi ko man lang nalalaman ang kondisyon mo. You could have told me about your situation. I'm here, Pamela. I can help you. Mahal kita kaya hindi kita huhusgahan. Sorry, Elijah. Pinangunahan lang ako ng takot ko. Nakatiim si Elijah habang nakatingin sa mga mata ni Pamela. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin niya ngayon, gayong nakakuha na siya sa matagal na niyang katanungan.
mas lalo lang siyang nasaktan nang malaman na may pinagdadaanan pala si Pamela. Gusto niyang bumalik ang panahon. Gusto niyang bumalik ang panahon upang gawing matapang si Pamela. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang dati dahil bukod sa wala siyang mahika, imposible pa yun. Bumuntong hininga si Elijah. How's your hair now? Nag-aalala niyang tanong dito. Bumalik na yung mga buhok ko. Isang taon pa bago unti-unting bumalik ang mga buhok ko kaya isang taon din akong hindi nag-aral. Tugon ni Pamela. Tumango si Elijah. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya. Muli, bumuntong hininga siya bago isinandal ang kanyang likod sa sasakyan. Pwede ba nating ibalik ang dating tayo? Lakas loob niyang tanong habang diretsong nakatingin sa kalsada. Imposible, Elijah. Wika pa ni Pamela na ikinabaling niya dito. Napakunot noon naman si Elijah. Bakit? At nang akmang sasagot na si Pamela, bigla na lang nag-ingay ang cellphone nito sa bag. Dali-daling dinukot ni Pamela ang kanyang cellphone sa bag at sinagot ang tumatawag. Pauwi na ako sa apartment ko. Don't worry, malapit na ako. Tugon ni Pamela bago pinatay ang tawag. I have a boyfriend, Elijah. Anya pa na halos ikinalaglag ng mga mata ni Elijah. Ano? Kailan pa? Ilang buwan na kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Elijah sa babae. Isang buwan na. Sagot ng dalaga. What? I'm sorry, Elijah. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Don't worry, babawi ako. Yan ang huling litanya ni Pamela bago ito bumaba ng kanyang sasakyan. Hindi na nagawang habulin ni Elijah ang babae dahil sa gulat. Sa inis niya, pinagsususuntok niya ang manibela hanggang sa magdugo pa ang mga kamao niya. Ilang minutong ganoon si Elijah hanggang sa iniisipan niyang sundan si Pamela. At sa malayo, kita niya kung paano nito yakapin ang isang lalaki na kung titignan ay parang tambay lang dahil sa suot nito. I'm better than you. Madiin niyang anas pero sa loob-loob niya ay unti-unti nang nadudurog ang puso niya. Mahal pa rin niya talaga si Pamela. Walang ibang pwedeng pumuwang nito sa puso niya kundi ito lang. Bakit ngayon ka lang? Malamig na tanong ni Benji. Nobyo ni Pamela. Na-traffic lang ako, Benji. Kanina pa dapat ako kaso bigla na lang na-traffic. Pagsisinungaling ni Pamela sa nobyo dahil ayaw niyang malaman nito ang totoong nangyari. Huwag mo nga akong lukuhin, Pamela. Traffic? Eh ang lapit lang ng pinagtatrabahuan mo. Nanlalalaki ka ba ha? Galit nitong anas pagkakuan ay hinawakan ng mariin ang braso niya. Nanlilisik ang mga mata nito ng sandaling yun habang nakatingin sa kanya. Na ikinalunok ni Pamela dahil sa takot. Bitawan mo ako, Benji. Hindi ako nanlalaki. Hindi kita niloloko kaya bitawan mo ako. Benji! Nasasaktan ako! Daing ni Pamela nang mas lalong diinan ni Benji ang pagkakahawak nito sa braso niya. Sinubukan niyang bawian ang braso niya, ngunit hindi niya magawa sapagkat lubusan nitong malakas. Maya-maya pa ay unti-unting inilapit ni Benji ang mukha nito sa leeg nito at suminghot ito. Doon pa lamang napagtanto ni Pamela na lasing ito dahil sa hininga nitong tumama sa kanyang mukha. Amoy lalaki ka! Sigaw ni Benji. Kapag Juan ay pwersahan siyang hinila papasok sa loob ng apartment. Nasasaktan ako, sabi, Benji! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako bago ako tumawag ng tulong! Pagmamakaawa ni Pamela habang patuloy ang lalaki sa paghila sa kanya. Huwag mo akong gawing tanga, Pamela! Kailan pa, ha? Kailan mo pa ako niloloko, malandi ka? Bulyaw ni Benji sa mukha niya na ikinapikit na lamang ni Pamela. Hey! What the hell are you doing with her? Sigaw ng isang pamilyar na boses. Nang bumaling si Pamela, bumungad si Elijah sa kanya. Pabagsak na binitawan ni Benji ang braso niya at humakbang palapit kay Elijah. At sino ka naman para mangialam? Girlfriend ko to, kaya wala kang pakialam kung ano man ang ginagawa ko sa kanya. Dahil sa aming dalawa, ako ang boss. Walang takot at walang pag-aalinlangan, na wika ni Benji na siyang ikinagalit naman ni Elijah. Alam mo, hindi ko gawain ang pumatol sa isang tao lalo na sa isang katulad mo na mukhang wala namang nararating sa buhay. What you're doing is not right. You're violating women's right.
Sinasaktan mo sa. Sa tingin mo tama yan? Nag-aral ka ba? Kung hindi, I think it's time for you to go back to school. Mag-aral ka hanggang sa matutunan mo kung paano rumispeto ng babae. Mahinahong anas ni Elijah pero sa loob-loob niya ay galit na siya. Kanina pa siya galit nang makita na lamang niya kung paano hawakan ng lalaking ito ang braso ni Pamela. Nang gagalaiti agad siya. Gusto na niyang manuntok pero bilang may pinag-aralan, nanatili siyang kalmado. Wala akong pakialam sa women's right na yan. Wala akong pakialam kung nasasaktan ko man ang mga babae. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi na ako mangingialam. Nakita mo ba to? Inangat ni Benji ang kamao niya. Tatama to sa mukha mo kapag hindi ka pa umalis ngayon. Pagbabanta pa nito. Ngunit imbis na matakot, mas nanatiling kalmado si Elijah samantalang si Pamela naman ay takot na takot ng sandaling yun sapagkat baka kung saan umabot ang mga nangyayari ngayon. Gusto na lang niyang matapos ang gabing ito. Umalis ka na, Elijah! Hayaan mo na... Kilala mo ang lalaking to? Saba, ha? Pamela? Saba ang lalaking ipinalit mo sa akin? Galit at nanlilisik na tanong ni Benji. Ano bang nangyayari sa'yo, Benji? Tumigil ka na! Kung ano-ano na lang ang mga sinasabi mo! Ha! Anong nangyayari sa akin? Ikaw ang dapat tanungin ko niyan, Pamela. Bakit mo ko niloloko? Hindi kita niloloko, Benji. Wala akong ginagawang masama sa relasyon nating dalawa. Tumahimik ka na sa kabaliwan mo. Maluhaluhang tugon ni Pamela sa lalaki. Bakit, Pamela? Bakit mo ko niloloko? Enough! Hiyaw ni Elijah. Hindi nanlalalaki si Pamela. You're so toxic for thinking that. Hindi ganyan si Pamela. Hindi siya katulad ng inaakala mo. Huwag kang makialam dito! Sigaw ni Benji at walang pagdadalawang isip na inundayan ng isang malakas na suntok si Elijah sa mukha na ikinaatras nito. Gagantihan na sana ni Elijah si Benji nang pumagit na si Pamela. Nakikiusap ako, Elijah! Umalis ka na para tumahimik na si Benji! Please, Elijah! Please! Pagmamakaawa ni Pamela. He's hurting you, Pamela. Hindi ko kayang makita na sinasaktan ka ng ibang tao. Sa tagal nating nagkasama noon ni hindi ko pinadapo ang kamay ko sa'yo. Tapos ngayon makikita ko na sinasaktan ka ng lalaking to. Hindi ko kaya, Pamela. Understand him, Elijah. Lasing siya. Please, umalis ka na at nang matahimik na siya. Muling pakiusap ni Pamela. Wala namang nagawa na si Elijah kundi sundin ang babae. Gustuhin man niyang manatili sa tabi nito, magdamag upang protektahan nito, ngunit imposible sapagkat wala naman silang relasyon. Sa katunayan, nakikialam lang talaga siya sa relasyon ng dalawa. Masakit man para sa kanya na iwanan si Pamela sa mapang-abuso nitong nobyo, napilitan na lang siyang umalis. Lula na siya ng kanyang kotse habang binabaybay ang daan pa uwi sa bahay nila. Hanggang sa pag-uwi, si Pamela pa rin ang laman ng utak niya. Anong nangyari sa mukha mo, Elijah? Tanong ng mommy niya nang mapansin nito ang pasa sa mukha niya. Nabangga ako sa pader, mommy. I'm fine. You don't need to worry about me. Don't worry. Kukuha lang ako ng cold compress. Are you sure? I'm sure, mom. Matapos noon, nagtungo si Elijah sa kusina at kumuha doon ng cold compress. Kapag kwan ay pumanhik na siya sa silid niya. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin siya nakakatulog dahil patuloy niyang iniisip si Pamela. Umaasa siya na sana'y nasa maayos na itong kalagayan ngayon dahil kung hindi, makakatikim talaga sa kanya ang lalaking yun. Hindi deserve ni Pamela ang ginawa ng lalaking yun. Hindi niya kayang manakit ng babae. At kapag napuno na siya, bahala na talaga kung ano ang mangyayari. Wala siyang pakialam kung makipagpatayan siya. Basta't mailigtas niya si Pamela sa lalaking yun. Kinabukasan, maagang nagising si Elijah. Agad siyang nag-ayos dahil may meeting siya sa isa niyang kliyente mamayang alas 8. Maaga siyang umalis ng bahay nila hindi para maagang makarating sa kliyente niya. Maaga siyang umalis upang tignan ang kalagayan ni Pamela dahil magpahanggang ngayon ay nag-aalala pa rin siya para dito. Kagabi pa siya binabagabag at pakiwari niya ay nakukonsensya siyang iniwan niya ito kasama ang lalaking yun. Kung hindi lang nagmamakaawa si Pamela, baka isinama na niya ito sa bahay nila. At least doon, makakasiguro si Elijah na nasa ligtas na kalagayan si Pamela. Hindi kasama ng lalaking yun.
Makalipas ang ilang minutong biyahe, sa wakas ay nakarating na rin si Elijah sa pharmacy na pinagtatrabahuan ni Pamela. Ngunit nabigusan ang hindi niya ito matagpuan doon. Bumalik si Elijah sa kanyang sasakyan at pinaandar yon patungo sa apartment nito. Nang makarating siya, dali-dali siyang bumaba ng kanyang sasakyan at pumasok sa apartment ni Pamela. Napakunot noo agad siya nang pagtulak niya ng pinto ay bumukas yon. Kinakabahan na si Elijah para sa babae kaya pumasok na siya sa loob at hinanap ito. Ngunit hindi niya ito nakita doon. Mas lalong kinabahan si Elijah. Mas bumilis ang pagtibok ng puso niya at hindi rin siya mapakali ng sandaling yun. Hinalughog niya ang salas at kusina. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito natagpuan doon kaya pinasok niya ang nag-iisang kwarto sa naturang apartment. At doon ay halos mahulog ang panga ni Elijah nang matagpuan si Pamela sa lapag habang humihikbi. Pamela, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Elijah sa babae kapag Juan ay lumuhod sa gilid nito at hinarap ang katawan nito sa kanya. At doon bumungad kay Elijah ang katawan ni Pamela na puno ng pasa. Saba? Hiyaw niya habang unti-unting namamasa ang mga mata. Ang lalaking yun bang gumawa nito sa'yo? Tell me, Pamela! Tell me! Anya pa sa nagdidiliryong tinig. Hindi ko alam ang gagawin ko, Elijah. I'm sorry. Naging mahina ako. Hindi ako nakalaban. Wika pa ni Pamela bago unti-unting naglandas ang mainit na likido sa mga mata nito. He will pay for it. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa'yo. Madiing pagbabanta ni Elijah bago binuhat si Pamela at dinala ito sa kotse niya. Patawarin mo ko, Elijah. Naging tanga ko kay Benji. Kung alam ko lang na ganun siya, nakipaghiwalay na dapat ako sa kanya. Patuloy pa rin ni Pamela sa pag-iyak. Magbabayad sa Pamela. Hindi tama yung ginawa niya. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niyang to. Galit na asik ni Elijah. Madiin ang pagkakahawak niya sa manibela ng sandaling yun. Huwag niya lang makikita ang lalaking yun dahil siya mismo ang dudurog sa ulo nun. Nang makarating sila sa ospital, kaagad niyang pinapasok si Pamela doon. Dinala ng mga nurse si Pamela sa emergency room at na-request niya pa na ang kanilang family doctor ang sumuri kay Pamela. At habang nasa ER si Pamela, tinawagan ni Elijah ang numero ng daddy niya. Help me, Dad. Ano yon, Elijah? May hinahanap akong lalaki. He needs to pay for what he did to Pamela. Gusto ko siyang makulong. What? What happened, Elijah? Gulong-gulo na tanong ni Oliver sa anak. I will explain later, Dad. Ipapadala ko sa iyong larawan at pangalan niya. Help me find him, Dad. Kasi kung ako ang maghahanap sa kanya, bumuntong hininga si Elijah. Baka ako pa ang makapatay sa kanya. Dugtong niya pa. Hindi na hinintay ni Elijah na makasagot ang daddy niya. Pinatay na niya ang tawag at kinuha sa cellphone ni Pamela ang larawan at pangalan ng lalaking yun. Pinadala niya yon sa daddy niya. Daddy niya agad ang tinawagan niya imbis na mga pulis dahil alam niyang makakagawa agad ng paraan ng daddy niya para mahanap ang lalaking yun. Sandali pang naghintay si Elijah. Hanggang sa wakas ay lumabas na rin si Doktora Divanedera mula sa ER. Mabuti na lang hindi napinsala ang mga organ niya. Wala ring internal bleeding. For now, kailangan niya muna magstay dito sa ospital hanggang sa maging maayos ng pakiramdam niya. Imporma ng doktor na ikinangiti naman ang malapad ni Elijah. Thank you, Doc. You're welcome, Elijah. Nga pala, sinong babaeng yun? I haven't seen her. Kunot noong wika ng doktor. Muling umiti si Elijah. She's my girlfriend. Saad niya na ikinalaki naman ang mata ng doktor. At dahil kailangang manatili ni Pamela sa ospital, dinala muna ito sa ICU. Nasa tabi lang siya ni Pamela at hindi siya umaalis habang tinitignan ang malaanghel na mukha ng babae kahit halos mapuno yun ng pasa. Kung hindi lang ito umalis noon, hindi ito mangyayari. Kung hindi lang ito lumisan, masaya pa rin sana sila hanggang ngayon. Pero ika nga nila, everything happens for a reason. Tandang-tanda pa ni Elijah kung paano sila nagkakilala ni Pamela noon. Nadapa ito. Tinulungan niya. Doon na nila nakilala ang isa't isa at hindi naglaon, inibig na nila ang isa't isa. Hindi na mabilang ni Elijah kung ilang oras na siyang nanatili sa ospital. Natigilan na lang siya nang magingay ang cellphone niya
At nang makita niyang daddy niya yon, agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Dad? Did you find him? Nahanap na siya ng mga tauhan ko. Ayun, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung gusto mong puntahan, isesend ko sa iyo yung address. Hindi pa nila tinatawagan ng pulis, so may chance ka pa na gawin ang gusto mong gawin sa kanya. Ngumiti si Elijah. That's good to know. Pero Dad, kontento na ako. Makita ko lang na nasa kulungan ng lalaking yun. Sapat na sa akin. Napagtanto ni Elijah na hindi niya kailangan maging bayulente upang ipaghiganti si Pamela. Nandyan naman ang otoridad. Sa kanila na lamang niya ipapaubaya ang lalaking yun. That's my son. Hindi kami nagkamali ng pagpapalaki namin sa'yo ng mommy mo. San ka na ngayon? Nasa ospital ako, Dad. Kasama ko si Pamela. That man abused her. What? Alright. Papunta na kami ng mommy mo dyan. Hintayin mo kami, okay? Okay, Dad. Tugon ni Elijah bago pinatay ang tawag. Bumalik siya sa pagtitig sa maamong mukha ni Pamela at maya-maya pa inilapit niya ang mga labi niya sa mukha nito at hinalikan ang noon nito. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mommy at daddy ni Elijah. Kasabay nila ay ang pagising din ni Pamela. Kumusta ka na, Pamela? Tanong ng mommy ni Elijah kay Pamela. Ayos naman po ako. Nakayukong tugon ni Pamela dahil sa hiya sa mag-asawa. Hindi niya inaasahan na pagising niya ay madadatnan niya ang mommy at daddy ni Elijah. Nahihiya siya sa mga ito dahil sa nagawa niya sa anak na mga ito. Anong mukha ang ihaharap niya kung sinaktan niya noon si Elijah? Wala. Kaya nanatili na lamang siyang nakayuko. Look at me, Pamela. Pakiusap ng mommy ni Elijah. Wala nang nagawa si Pamela kundi ang sundin ito. Lumunok muna siya ng mariin bago dahan-dahang nag-angat ng mukha sa ginang. I'm sorry. Anya, sa mahinang tono na sapat na para marinig nito. Alam ko pong nasaktan ko noon si Elijah. I left him without saying a word. Aware po ko na hindi tama yung ginawa ko. At nagsisisi po ko na ginawa kong bagay na yun. Sorry po. Nadala lang po ako ng takot at emosyon ko kaya ako umalis. Gustuhin ko man pong manatili. Natatakot po kong mahusgahan ng mga tao. Dagdag niya pa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Pamela. Kung napatawad ka na ni Elijah, okay na sa amin. Naiintindihan namin kung bakit ka umalis. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakangiting wika ng ginang na ikinahupa ng kaba na nararamdaman ni Pamela. Maraming salamat po. Utang na loob ko po ang buhay ko kay Elijah sa pagligtas niya sa akin. Kung hindi po sa dumating, baka wala na ako. Hey, don't say that. Suway ni Elijah kay Pamela na kasalukuyang nakaupo sa gilid niya. You're safe now, Pamela. Wala nang mananakit sa'yo dahil nandito na ako. Sa akin muna sila dadaan, okay? Wika pa nito. Thank you, Elijah. Ano na nga palang nangyari kay Benji? Tanong ni Pamela. Nang bumaling si Elijah sa daddy niyang magkakrus ang braso sa dibdib, nagsalita ito. Nakakulong na ang lalaking yon, Pamela. Nahuli siya habang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Napakatanga ko. Nagsisisi ako na pinagkatiwalaan kong lalaking yun. Hindi ko alam na ganun pala siyang tao. Hindi ko na sana siya nakilala pa kung ganito lang din naman yung gagawin niya sa akin. Kung saan man siya naroon ngayon, deserve niya yun. Dapat lang siyang magbayad. Hindi ka dapat nagtitiwala sa lalaking nakilala mo lang ng basta-basta. My son is far better than that man. You're safe with him, I assure you. At tinapik ni Oliver ang balikat ng kanyang anak. Salamat po sa tulong niyo. Hindi ko po alam ang mangyayari sa akin kung wala po kayo. Wika pa ni Pamela. It's fine, Pamela. At least, you're safe now. Mahigpit na niyakap ni Elijah si Pamela. Hindi kita pababayaan, Pamela. You're safe with my arms. I will protect you no matter what. Even if I risk my life, I don't care. Napangiti ng malapad si Pamela dahil sa sinabi ni Elijah. Mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang yakap dito. At kahit hindi nito sabihin, ramdam ni Pamela na ligtas talaga siya sa kamay ni Elijah. At makalipas ang ilang araw na pananatili sa ospital,
Na-discharge na rin si Pamela. At para sa kaligtasan niya, dinala siya ni Elijah sa bahay ng mga ito kung saan mainit siyang tinanggap ng pamilya nito. At dahil tanghalian na sa oras na yon, nagsalo-salo silang lahat. Napuno ng tawanan ang hapag ng sandaling yun, tuwang-tuwa si Pamela. Hindi niya inaakala na sa gitna ng ginawa niya kay Elijah, tinanggap pa rin siya ng mga ito. Hindi mapigilan ni Pamela na maging emosyonal sapagkat muli niyang naramdaman ang sayang naramdaman niya 8 taon na ang nakalipas. At nang matapos ang pagkain nila, bigla na lang siyang tinanong ni Elijah kung pwede siyang maging boyfriend nito. Hindi nag-atubili si Pamela na sagutin ang lalaki. Umuo siya na may galak. Tuwang-tuwa si Elijah at kitang-kita ni Pamela na suportado ulit silang dalawa ng pamilya nito. Ikalawang pagkakataon na ito at hindi nasasayangin pa ni Pamela na kasama niya si Elijah. Hindi na siya aalis at mas lalong hindi na niya ito sasaktan. Are you comfortable with them? Tanong ni Elijah kay Pamela nang makapasok silang dalawa sa kwarto niya. Nakangiting tumango si Pamela at hindi mapigilan ni Elijah ang mapangiti rin nang makita ang kasiyahan sa mukha nito. Mabuti naman at komportabling muli si Pamela sa pamilya niya. Mabuti na lang at hindi naging hadlang ang pag-alis nito noon para hindi sila muling suportahan ng pamilya niya. You can stay here for a while. Wika ni Elijah nang mahubad niya ang suot niyang sapatos. No need, Elijah. May apartment naman ako. May trabaho rin ako. I'm not in danger anymore, okay? Nakakulong na si Benji, kaya pwede na tayong hindi mangamba. Tumango si Elijah kapag Juan ay umupo sa tabi ni Pamela. Sandali niyang tinitigan ang maganda nitong mukha bago siniil ng isang halik sa pisngi ang babae. Sa loob ng 8 taon, ngayon lamang niya ulit nahalikan si Pamela at pakiramdam ni Elijah ay napuna noon ang pangungulila niya dito. Don't leave me again, please. Nakangusong sambit ni Elijah at pumwesto siya sa likod ni Pamela bago ito niyakap. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ng babae at pinakatitigan ang refleksyon nilang dalawa sa salamin. Pangako, hindi na ako aalis. Ayoko nang saktan ang puso mo, Elijah. Tama na yung nagawa ko noon. Ayoko nang dagdagan pa ulit yun. Napanatag naman na si Elijah. Pinagkatiwalaan niya agad ang mga sinabi ni Pamela. I can't afford to lose you again, Pamela. Mas gugustuhin ko pang mawala ang passion ko kesa sa'yo. Mahal na mahal kita. And losing you is like losing everything I have. Including my family. At hinalikan ni Elijah ang leeg ni Pamela. Alam kong mahirap akong pagkatiwalaan matapos ang ginawa ko nun sa'yo. Pero Elijah, ang pangako ay pangako. At kung dumating man sa punto na muling mangyari yan, wala na akong mukhang maihaharap pa sa'yo. Huwag kang mag-alala, Elijah. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Walang hahadlang sa pagmamahala natin. Mahal na mahal kita, Elijah. Ikaw ang nagligtas sa akin kaya utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Kung wala ka, baka kung napano na ako ngayon. Ikaw ang dahilan para muli akong magising sa realidad na ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko. Kahit napakaraming taon na ang lumipas, magmula nang umalis ako, ikaw ang nagbigay ng rason para magpatuloy ako bilang babae, bilang girlfriend mo, at bilang mapapangasawa mo. Salamat, Elijah. At kung hindi dahil sa iyo, wala na ako dito ngayon. Mahabang wika ni Pamela na halos ikinaiyak ni Elijah sa hindi niya malamang dahilan. And I promise you, as your boyfriend and soon to be husband, pangako, hindi kita sasaktan. You don't deserve to be treated differently. You deserve a good treatment, Pamela. At ako mismo ang magbibigay nun sa'yo. Hanggang sa pagtanda natin, tatratuhin kita ng tama. Sambit ni Elijah bago dinukot sa kanyang bulsa ang kwintas na iniregalo niya dito 1 taon na ang nakalipas. Isinuot muli ni Elijah sa leeg nito ang kwintas at napangiti siya nang makitang bagay na bagay pa rin yon kay Pamela kahit lumipas na ang mahabang taon. Mas lalong gumanda si Pamela dahil sa kwintas na yon na ipinasadya niya pa sa France. Mumiti nang malapad si Pamela at hinawakan ang pendant ng kwintas. Eroplano yon. Habang suot niya yon, hindi niya mapigilan ang maisip ang plano nilang dalawa ni Elijah noong mga bata pa sila. Gusto niyang maging flight attendant. Yan ang gustong trabaho ni Pamela kaya eroplano ang pendant ng kwintas
na iniregalo sa kanya ni Elijah noon. Pero marahil may rason ng Diyos kaya naging pharmacist technician siya. Hindi man natupad ang pangarap niya, at least maayos naman ang naging karera niya. Yung kwintas na binigay ko sa'yo, nasan yun? Nagtatampong tanong ni Pamela kay Elijah kapag Juan ay humarap dito. Akala niya hindi yun suot ni Elijah, ngunit nagkamali siya. Mula sa suot nitong t-shirt, inilabas ni Elijah ang kwintas na binigay din niya noon. Kung dati ay gold ang kulay ng kwintas, ngayon ay silver na lang. Suot mo pa rin pala? Nangingiting wika ni Pamela habang hawak-hawak ang pendant noong ruler. Bata pa lang, alam na ni Elijah ang karerang tatahakin niya. Gusto niyang maging architect. Gusto niyang sundan ang yapak ng daddy niya na isa ring architect. Kumupas man ang kulay ng mumurahing kwintas na yun, pero yung memorya noon ay hindi matutumbasan ng kahit na sino. Tandang-tanda ko pa na nagmamakaawa ko sa tsahin ko na bilhin yan habang namimili kami sa Divisoria. Paiyak na ako noon pero napagbigyan din ako. Tuwang-tuwa ko, Elijah. Ikaw, maraming beses mo na akong niregaluhan. Pero ako ni isa, wala pang ibinigay sa'yo. Kaya tuwang-tuwa ko nang mabigyan ako ng tiyahin ko. Mumurahin man yan, pero galing sa puso ko yan. Kumiti si Elijah. Mumurahin man o hindi, na-appreciate ko pa rin ito. Habang buhay ko itong isusuot, Pamela, dadalhin ko to hanggang sa kamatayan ko. Salamat, Elijah. At niyakap ni Pamela ang kanyang nobyo. Ipagpapatuloy ba natin yung tawagan natin nun? Nguso ni Pamela. Yup. Overrated na kasi yung babe or baby. I love you, Pam. I love you too, Eli. Mas humigpit pa ang magyayakapan nila sa isa't isa ng sandaling yun. Yakap na matagal-tagal nilang hindi naramdaman. Mas lalong napunan ang pangungulilang naramdaman ni Elijah para kay Pamela. Kung pwede nga lang ay hindi na matapos ang oras na ito, ang magkayakap pa rin sila. Mahal na mahal nila ang isa't isa at gagawin nila ang lahat para sa isa't isa. Magmula nang makilala ni Elijah si Pamela noong mga bata pa sila, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang pamilya nito. Kaya ngayon, napagpasyahan na ni Pamela na dalhin si Elijah sa probinsya upang personal itong ipakilala sa pamilya niya. Simple lang ang buhay namin sa probinsya, Eli. Napakalayo sa buhay ko sa Maynila kumpara sa probinsya. Masarap ang hangin doon, sariwang-sariwa. Hindi katulad sa syudad na puno ng pulusyon. Wika ni Pamela sa gitna ng biyahe nilang dalawa ni Elijah. Sa totoo lang, gusto ring maranasan ni Elijah ang buhay sa probinsya. Magmula nang ipinanganak siya, sa syudad lang siya nanirahan. Kaya naisipan niya na tumira sa probinsya kasama si Pamela at ang magiging anak nilang dalawa. Yon ay kung magugustuhan niya doon dahil ito ang unang pagkakataon na pupunta siya ng probinsya. Natutuwa rin si Elijah dahil makikilala na rin niya ang pamilya ni Pamela. Sandaling sumulyap si Elijah kay Pamela. I'm so excited, Pam. I can't wait to meet your family. Puno ng pagkasabik niyang wika. Maski sila, excited na rin. Matagal-tagal rin ang hinintay bago kanila makilala. Ngayon, tuloy-tuloy na talaga. Nginitian ni Elijah si Pamela. Naging tahimik na ang biyahe nila ng sandaling yun at makalipas ang ilang oras, nakarating na rin sila sa lugar ni na Pamela. Doon ay sinalubong sila ng pamilya ni Pamela. Magandang araw po sa inyong lahat. Nakangiting isambit ni Elijah nang makababa siya ng kanyang kotse. Ikaw ba si Elijah? Tanong ng tatay ni Pamela sa kanya. Opo, tay. Siya na nga po si Elijah. Eli, tatay ko nga pala. Magandang araw po ulit, tatay. At kinuha ni Elijah ang kamay nito at nagmano. Binilinan siya ni Pamela habang nasa biyahe silang dalawa na magmano siya bilang paggalang sa mga nakakatanda. Bahagyang naninibago si Elijah dahil hindi siya ganito sa syudad. Naiintindihan din ni Elijah na iba ang tradisyon dito kesa sa Maynila. Napakagwapo mo namang bata, Elijah. Bagay na bagay talaga kayo ng anak ko. Nga pala, ako nga pala ang nanay ni Pamela. Alam mo bang ikaw lagi ang bukang bibig ni Pamela sa amin noon? Litanya ng ginang nakatabi ng tatay ni Pamela. Gumiti si Elijah at nagmano rin dito. Nice to meet you po. Nanay, huwag mo nang sabihin yan. Suway ni Pamela sa nanay niyang kahit kailan talaga ay hindi napipigilan ang bibig. Naku, nang panahong umalis siya ng syudad, wala yang ibang bukang bibig kundi ikaw.
Sa totoo lang, gusto niyang bumalik at humingi ng pasensya sa iyo, Elijah. Nagsisisi si Pamela sa nagawa niya noon. Nay naman, napapapadyak na si Pamela. It's fine, Pam. Ayos na po ang lahat. Maayos na po kami ngayon. Sagot naman ni Elijah. Mabuti naman. Nang malaman kong ang nagkabalikan na kayo, halos hindi ako makahinga sa tuwa. Masaya ako para sa inyo. Tandaan nyo, nandito lang kami, ha? Palagi kaming nakaantabay sa inyo, ang nanay ni Pamela. Halina kayo, kumain na tayo bago pa lumamig tong mga pagkain yung dala. Sigaw ng tatay ni Pamela na ngayon patungo na sa lamesa kung saan nakapatong ang mga pagkaing dala ni na Elijah at Pamela. Sa labas sila kumain ng oras na yun. Sariwang hangin ang nasasamyo ni Elijah ng sandaling yun. Isa lang ang ibig sabihin nun. Dito na talaga sila titira at dito na rin sila bubuo ng kanilang pamilya. Simple man ang buhay, tahimik naman ang kapaligiran. Walang gulo, malayo sa syudad. At higit sa lahat, maraming pwedeng gawin. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Halos hindi na mapigilan ni Elijah ang tawa niya dahil sa pamilya ni Pamela. Nakakatuwang kasama ang mga ito. Doon na lubusang napagtanto ni Elijah na nasa tamang pamilya siya at wala nang rason para maghiwalay sila ni Pamela dahil pareho silang suportado ng kanilang mga pamilya. Nag-enjoy si Elijah sa pananatili sa probinsya at sinabi na rin niya kay Pamela na dito na sila titira. Hindi na pinigilan pa ni Pamela si Elijah. Hinayaan niya na lang ito. Laking gulat pa ni Pamela nang malaman niyang unti-unti nang nagpapatayo si Elijah ng bahay na hindi naman kalayuan sa pamilya niya. At dahil architect si Elijah, siya mismo ang nagdisenyo ng magiging bahay nila. At nang dumating ang tamang panahon, inalok na ni Elijah si Pamela ng kasal. Gulat at hindi makapaniwala si Pamela ng sandaling yun. Hindi na pinatagal ni Elijah ang panahon dahil kilala na naman nilang isa't isa simula pa ng mga bata pa lamang sila. At makalipas ang ilang buwan, ikinasal na rin sila sa simbahan, kung saan sinamahan naman sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Matapos ang kasal, dumiretso na sila sa venue ng paggaganapan ng kanilang reception. Naging sobrang saya ng araw na yon para kina Elijah at Pamela. Ngayong mag-asawa na sila, wala na silang mahihiling pa sa Diyos kundi ang maging masaya habang buhay kasama ang magiging anak nila. Matapos ganapin ang reception, imbis na honeymoon, inaya ni Elijah ang asawa niya sa magiging bahay nila na hanggang ngayon ay under construction pa rin. Pero mga ilang linggo na lang ay matatapos na rin ito. Pwede na nila itong matirhan. Ang ganda ng magiging bahay natin, hon. Ikaw pa talagang nag-design. Ngumiti si Elijah, bago patagilid na niyakap ang asawa. Diyan tayo magsisimula at bubuo ng ating pamilya. Sandali, maibibigay pala ako sa'yo. May kung anong dinukot si Pamela sa kanyang bag na ikinakunot noon naman ni Elijah. Kinuha ni Pamela ang kamay niya at ipinatong doon ang isang bagay. Nagtatakang tinignan yon ni Elijah at halos mahulog ang panga niya nang makitang ultrasound yon. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Elijah. Tumango si Pamela pero biglang natigilan si Elijah nang may napansin siya. Ano to, Han? Bakit may baby A, baby B, at baby C? Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Elijah sa asawa. Ngumiti si Pamela sabay sabing, triplets ang anak natin, hon. Gulat at hindi makapaniwala si Elijah sa narinig sa asawa. Dahil doon, unti-unting nandilim ang kapaligiran hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng malay. Diyos ko, hon! Tulong! Hiyaw pa ni Pamela bago sunod-sunod na tinapik ang pisngi ng asawa na nawalan ng malay sa damuhan. Wakas. Isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli po, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong araw-araw na inaabangan, ang Dear Siren.